Doctrine at Criteria sa Timpalak Talumpati ay babasahin ni Binibining Joan Bescaida, miyembro ng Committee, Senior High School, Central Philippine University. Narito po ang ating mga alituntunin para sa Pantimpalak Talumpati. Una, ang bawat koponan o kolehiyo ay dapat may isang kalahok lamang. Ikalawa, ang tema ng piyesa ay Central Spirit, Leading Us Onward as One, na siyang tema ng University Day sa taong ito. Tatlo, ang piyesa ay dapat na orihinal at hindi pa nagagamit sa alinmang nakaraang patimpalak. Apat, kailangan makinilyado o computerized ang piyesa na doble ang pagitan at dalawang sipit nito ay isusumiti sa tagapangulo sa lupon ng Timpalak Talumpati. Lima, hindi lalabi sa 7 minuto o kukulang sa 5 minuto ang paninigkas, 1 minuto ang ibabawas sa bawat 10 segundo, paglalabi sa 7 minuto o pagkukulang sa 5 minutong paninigkas. Sa kabuuang puntos, ito ay ibabawas sa 3 horado. Makalawang ipatutunog ang bell bilang hudyat sa katapusan ng itinakdang 7 minuto. Anim, ang bilang o numero ng nabunot ng kalahok, 15 minuto, bago magsimula ang patimpalak, ang gagamitin niyang identifikasyon upang hindi mabunyag ang departamento o kolehiyong kinabibilangan niya. Pito, dapat nakabihis ng karapat-dapat ang kalahok o mas mainam na kabarong ang lalaki at nakabistida ang babae. Walo, kailangan nasa likod tanghala na ang lahat ng kalahok 30 minuto bago ang itinakdang oras ng pagsisimula ng patimpala. Siyam, lahat ng mga nagkamit ng unang gantipala sa prisaa at mga nakaraang timpalak sa araw ng pamantasan ay diskwalipikado. Sampu, sakaling absent ang isang inahanyayang hurado, ang lupon sa Timpalak Talumpati ay may karapatang pumili sa sandaling iyon ng sino man sa akala nila ay objetibo, walang kiling sa paghatol upang maging kapalit ng absent na tagahatol. 11, ang makakuha ng unang gantimpala ay otomatikong magpre-presenta sa prisaa kung walang hahamon para sa muling pagpili kung sino ang lalaho. 12, ang piyesa ng isusumiti ng lupon Timpalak Talumpati ang siyang bibigkasin at hindi dapat magkaroon ng pagbabago at hindi pwedeng palitan. 13, iwasan ang paggamit ng mga salita nagkakaroon ng sexual undertone. 14, ang lahat ng mga katanungan kaugnay sa patimpalak ay dapat isumiti nakasulat, typewritten o computerized sa lupon bago ang pag-anunsyo ng mga nanalo. 15, ang hatol ng lupon ng inampalan ay pinar. Kriteriya ng ating talumpati, una piyesa, 40% na may nilalaman, 15% mastery, estilo at pagkabuo, 15% pagkakaugnay sa tema, 10%. Ikalawa, pagkakabigkas, 60% na binubuo ng mga sumusunod. Intonasyon at diction, 25%. Tikas, tindig, kilos at kumpas, 15%. Kalidad ng tinig, 15%. Pakikiugnayan sa madla, 5%. Kabuuan, 100%. Ang mga kalahok sa Timpalak Talumpati ay umakyat na sa entablado. Ang mga hurado sa Timpalak Talumpati at tagliang pagbigkas ay kinabibilangan pa rin ng mga nakaupong hurado sa deklamasyon. Ang paligsahan sa Timpalak Talumpati ay magsisimula na. Isang pagtanaw sa kinabukasan, isang pagtibok ng pusong sentralyan, isang hiblang nag-uugnay sa bawat isa, Central Spirit at wala ng iba. Sa pag-apak mo sa labas ng institusyong ito, iyong masasalubong ang iba't ibang pagsubok na hahamon sa iyong buhay.
ika'y dadaan sa buhay na puno ng hindi lamang ng kasiyahan at tagumpay, kundi ikaw ay sasabay rin sa hirap at kalungkutan. Pero alalahanin natin, tayong lahat ay mga sentralians, taga CPU na may pusong sentralian, na may central spirit. Tayong mga sentralians na namulat sa pagtutulungan, pagkakaisa at paglaban bilang isa. Tayong lahat ay magtutulong-tulong para maharap ang kinabukasan na ating tinatamasa. Sa pagharap natin sa kinabukasan na ito, tayo ay magkapit-bisig, magtulong-tulungan para ating makamit itong gusto nating makita sa ating hinaharap. Isang makinalyadong tilipunan ang ating tinitirhan kung saan ang bawat isa sa atin ay may kaakibat na pananagutan at katungkulan na kailangan nating gampanan, na kailangan nating sundin at katungkulan na kailangan nating panindigan at ipagmamalaki natin buhat sa magaling na paghasa sa atin ng institusyong ito. Tayo ay mga sentralians na namulat nabigyan ng paraan para maging magaling na mamamayan na Pilipino. Tayo ay tinuruan na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, paninindigan sa hustisya, magaling sa anumang larangan ng buhay at responsable sa anumang biyayang nakamit na natin. Ngunit hindi ito nagtatapos lang dito. Tayo ay mga sentralians na kailangang maalalahanin natin na dapat ipasa rin at maipagpatuloy ito sa susunod na henerasyon. Isang henerasyon na maipamana natin kung anuman ang pagtutulungan at pagkakaisa na ating natutunan. Sa huling minuto na pagbigkas ko dito sa entablado, ipagpahintulot nyo na aking isalin ang mga titik ng isang awitin ng CPU na Hope of the Coming Generations. Central Spirit, kami iyong gabayan sa pagsubok ng ating kinabukasan. Kaming mga anak ay gamitin mo bilang isang instrumento sa pagbabago ng ating buhay. Hanggang aming makamit ang mga salita ng Diyos, mabuting gawa. Well done. Central Spirit, ating gabay sa magkakaisa. Problema, isang natatanging salita na may sarit-saring epekto sa mga tao. Ito ang madalas na sanhi ng di pagkakaintindihan na nahahantong sa kawalan ng pagkakaisa at pag-aaway. At kahit gaano man natin naiwasan ng salitang ito, kusang magkukrus tayo ng landas dito sa ayaw man natin at sa gusto. Pero, ika nga nila, sa kahit anong problema, mayroong solusyon. At ang solusyong ito ay ating tatalakayin dahan-dahan sa talumpating aking bibigkasin. At naway, buksan natin ang ating puso't isipan kung bakit katangi-tangi ang pagiging sentralian laban sa salitang problema. Taus-puso po akong nagagalak na ako ang inatasa ng aming kuleyo na tumalakay sa ating pananaw sa ating temang Central Spirit, leading us onward as one. Pero bago nito, magandang araw po muna sa inyo aming minamahal na tagapakinig, giliw ng mga urado, mga guro, kaklase, magulang at kapwa mag-aral sa pamantasang ito. Ngayon, bakit ko nga ba naisama ang nakakabahalang salitang problema
At ano nga ba ang kinalaman nito sa ating tema? Lubhang napakalawak ang nasasaklaw ng katagang ito. Ngunit kung ating iisahin at titignang maigi, ito'y simpleng pagpapahayag ng dumarating na unos sa ating pang-araw-araw na gawain ay parte na ng ating buhay. Ang pagkakaiba ng ating pananaw ay isang natural na elemento sa kahit anumang sitwasyon ika'y naruroon. Ito ay isang paalala na ang bawat person ay may kahihinatnan, na tayo ay may pananagutan mismo para sa ating sarili at sa kapwa manunood. Tignan mo ang balita araw-araw. Tignan mo ang pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Buksan nyo ang inyong mga mata sa nakikitang pangyayari tulad ng patayan, diskriminasyon, krimen, pagkagutom, korupsyon, at hindi pagkakaintindihan ng mga nahalal na nakaupong politiko. Talasan mo ang iyong pandinig sa sarit-saring opinyon na tinatalakay sa kamera. At iyong maikukubli na ang problema ay nariyan palagi, na ang di pagkakaintindihan ay palaging nariyan, kahit gaano mo ito iwasan. Ito ay taliwas sa matiwasay na pamumuhay at pamagpalang kinabukasan na ating inaasam simulat sa pulpa lamang. At parang naging baliktad na nga ang bansang Pilipinas. Nanoy, nag-iisang Christian nation in the Far East. Pero sa kasalukuyan ay nangunguna na bilang isang bansa ng mga kurap sa Asia dahil sa problema. Nakakatuwa bang pakinggan ng mga ito? Masisikmura mo ba na bawat araw ang tingin sa inyo ng ibang tao, ng ibang lahi, ay nagmula sa isang bansang hindi marunong humarap at magbigay solusyon sa kanyang problema? Kung kaya nyo, pues ako hindi. At dito, mga mahal kong tagapakinig, na pasok ang Central Spirit na sa tanging universidad na ito mo lamang makikita at mararamdaman. Ito ang katangi-tanging katangian ng CPU na siyang magbubuklod sa ating mga sentralyan, kung saan kahit alam natin na kahit magkaiba man ang ating pananaw, mayroon tayong Panginoon na gagabay sa atin patungo sa pagkakaisa. Na ang tamang landas ay ang Panginoon. Siya ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng magagandang pangarap at hangarin, na kahit gaano man ito sirain ng marurumi at baluktot na pag-iisip, ay mananatiling puro at maayos ang pangangatwiran dahil nakasentro ito sa Kanya. Sa murang edad ng isang sentralyan ay tinuruan na siya ng pamantasang ito na may isang puso at diwa ang eksilenteng kaalaman sa agham at pananampalataya. Ito ang hubog sa kanyang pagkatao, kung saan kanyang maiintindihan na sa pagharap sa problema, respeto sa kapwa sentralyan ang kailangan. At ito din ang kanyang magiging gabay sa pagrespeto sa sarit-saring opinyon ng mga tao sa kanyang paligid, sentralyan man o hindi. At dito, mga tagapakinig, mahal kong tagapakinig, napasok ang Central Spirit kung saan ating dapat kamtan at dapat mahalin. So ulit, gamitin natin ang Central Spirit bilang gabay sa pagkakaisa at muli pang pagtibayin sa darating na panahon. Magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat. Biglang nag-alarm ang iyong cellphone. Gigising ka, babangon, maliligo, magbibihis, kakain, at magbabiyahe patungong universidad. Papasok ka sa iyong klase, pagkatapos ay uuwi. Gagawa ka ng assignments, magpapahinga at matutulog. Ito ang paulit-ulit nating ginagawa araw-araw, 5 beses sa isang linggo, upang matupad natin ang ating mga pangarap. Ngunit, ano-ano nga ba ang mga bagay na gumagabay sa bawat hakbang ng ating mga paa patungo sa inaasam nating tagumpay?
ano-ano nga ba ang mga bigkis na nagbubuklod at nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan bilang isang sentralyan. Bago ko po sagutin ng mga katanungan na iyan, nais ko munang bumati sa ating kagalang-galang na hurado, mga mag-aaral, sa mga guro, sa bumubuo ng ating universidad, at sa lahat ng naririto. Magandang araw sa inyo. Tulad nga po ng sinabi ko noong una, araw-araw tayong pumapasok sa eskwela para sa ating pangarap. Ngunit, nais ko po sanang ipaalala sa inyong lahat na hindi tayo nag-aaral sa universidad na ito para lamang makakuha ng magandang mga marka at makapagtapos. Dahil ang pangunahing dahilan kung bakit tayo naririto ay ang matuto. At tayo po ay mapalad sa universidad na ating pinasukan. Dahil bukod sa tinuturuan tayong maging biyasa sa kursong pinili natin, ay tinuturuan din tayo kung paano maging isang mabuting Kristiyano. Naitanong ko rin po kung ano ang mga bagay na gumagabay at bigkis na nagbubuklod at nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan bilang isang sentralyan. Ang mga bigkis na ito ay ang limang pangunahing kaugalian ng Central Philippine University. Unang-una ay ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Ito ay ang pagtitiwala sa anumang bagay na nagmula sa salita ng Panginoon. Hindi ito tulad sa pag-ibig mo sa Kanya na kahit alam mo namang wala ng pag-asa, patuloy ka pa ring umaasa. Pinili na nga niya ang iba, hindi naman naging kayo, nagmo-move on ka pa. Ang pananampalataya ay isang paniniwala kung saan kahit gustong-gusto mo nang sumuko, gustong-gusto mo nang sumuko sa buhay, ay patuloy ka pa ring nakikipaglaban. Na sa bawat pagbabayad ng tuition fee at wala kang pera, may promissory notes kang maaasahan. Na sa bawat kulang mong baon at wala kang maiambag sa inyong proyekto, ay may kaklase kang mauutangan. At kung kailangan mo ng makakausap, andyan siya para ikay pakinggan. Ikalawa ay ang paghulma ng ating pagkatao. Bilang isang sentralyan, dapat nating ugaliin ang maging mabuti sa anumang bagay at pagkakataon. Oo, sa anumang bagay at pagkakataon. Kailangan nating maging mabuti sa lahat-lahat. Dahil tayo ay isang sentralyan na may sentralyan spirit. Hindi ito katulad niya na mas pinili ang gwapo kaysa sa busilak mong puso. Ikatatlo ay ang pagiging makahulugan at ang pagbuo ng tamang katwiran. Ito ay ang proseso sa pagpili sa pagitan ng tama at mali at kung ano ang mabuti at hindi. Huwag tayong maging mapanghusga. Sa halip, tayo ay umintindi. Huwag tayong magturo. Sa halip, iabot natin ang ating mga kamay upang sila'y maiakay. Huwag tayong mangapak. Sa halip, sila'y ating iangat. Pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Pare-pareho tayong mahal niya. Hindi ito tulad ng ex mo na mahal lahat ng ex niya maliban sa'yo. Asan ang hustisya? Ikaapat ay ang pag-iingat sa mga biyaya ng Diyos. Lahat tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng talento at talino. Patuloy mong buuin ang ibinigay sa'yo. Huwag kang matakot na ipaglaban ang iyong kaalaman. At higit sa lahat, ibahagi mo sa iyong kapwa ang iyong natutunan. Gamitin mo ang iyong sarili bilang isang kasangkapan. Bilang isang kasangkapan ng ating Panginoon,
upang maipaskita sa Kanya ang ating pagmamahal. Bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng halaga ang lahat ng ibinigay sa atin ng ating mahal na Poon. Ikalima at pinakahuli sa lahat ay ang kausayan. Bilang isang sentralyan, dapat nating ipaglaban ang lahat-lahat upang tayo ay maging maganap na matagumpay. Ganap na matagumpay sa buhay. Ngayon pa lamang ay simulan na natin. Ngayon pa lamang ay mag-aral na tayo ng mabuti para sa ating kinabukasan. Huwag tayong paghinaan ng loob dahil gabay natin ang universidad at ang Panginoon. Maraming salamat po. Tila nakaukit na sa kultura nating mga Pilipino ang diwa ng pagkakaisa. Ito'y naipintana sa kanyamaso ng ating lipunan na siyang nagsisilbing sandigan at pangunahing batayan na patuloy nating pinanghahawakan hanggang sa kasalukuyan. Bagaman ilang unusman at pagsubok ang dumaan, patuloy tayong nakikibaka, bumabangon at sa kalaunay, sama-samang nagdiriwang sa tagumpay na ating pinagpuna ng pawis, ng pagod at ng tiyaga. Kung kaya't aking mga minamahal na kaibigan, narito tayo ngayon nagtitipon sa iisang bulwagan upang gunitain ang napakahalagang kaganapan sa ating buhay na nagdudugtong ng matibay na hibla ng katapatan sa ating minamahal na universidad, ang Central Philippine University. Ngayon, subukan nating lahat na lumingon sa ating pinagmulan. Sabay-sabay nating balikan ang landas na ating pinanggalingan at tukuyin ang mahalagang pangyayari na bumubuo ng ating pagkatao. Ating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na pumupuno sa bawat agwat na pilit humahati sa ating lipunan. Marahil magkaiba man ang ating paniniwala, katayuan at ideolohiya sa buhay, tayo ay ibinibigkis pa rin ng iisang layunin. At ito ay ang maabot ang tagumpay. Tagumpay na hindi lamang para sa pansariling kapakanan, kundi para sa lahat. Lubos na nakalulugod ibahagi ng ating universidad ay walang humpay na gumaganap ng napakalaking papel sa paggamit ng adikaing pangkalahatan. Ito'y nagsilbing tahanan na patuloy humuhubog sa libu-libong matatagumpay na tao sa kani-kanyang larangan. Ito'y nagsisilbing ilaw dagitab na walang sawang nagbibigay liwanag sa bawat isip na minsay naligaw man ng landas. Ito'y patuloy na nagsisilbing puok tanghalan na walang sawang nagbibigay ng pagkakataon sa bawat mag-aral na maipamalas ang kani-kanyang angking husay at talento kahit sa ang lupalupman ng mundo. Ito ang puok na nagbibigay ng higit pa sa karunungang nakukuha sa apat na sulok ng silid-aralan. Dahil higit pa rito, kanyang tinuturo ang mahalagang bagay na bumubuo ng ating pagkatao. Kung ating mang ilalahat, marahil walang sapat na salita ang makakapantay sa malaking dulot nitong institusyon sa ating buhay at sa moral na aspeto bilang isang individual. Gayunpaman, ito'y lumimbag ng napakahalagang marka sa puso't isipan ng bawat isa. Dahil ang katuparan ng pangharap ng bawat isa ay katuparan ng pangharap ng lahat. Ito ang tunay na diwa ng pagkakaisa. Ngayon, ating ipagbunyi ang kanyang pangalan at ipagmalaki ang Central Philippine University, ang pamantasang kinalalagyan natin ngayon,
ang ating tahanan, ang ating ilaw at daan tungo sa tunay na diwa ng pagkakaisa. Mabuhay ka! Kasalukuyan, kasaysayan at kinabukasan. Tatlong salitang pinagtagpi-tagpi patungo sa iisang patutunguhan. Narito ako ngayon sa entabladong pinapangarap ng karamihan na matuntungan. Hayaan ninyong ako ay maging daluyan ng pag-asa at salinlabi sa pagpapalaganap ng kaluluwang nagdadala sa atin sa iisang patutunguhan. Bilang iisang pamilya, bilang sentralians. Naglalaki ang mga tarpaulin, naglalaki ang mga teksto, nawarin nagpapahiwatig at nagpapakilala ng isang paghamon. Paghamon na susubok sa isang mag-aaral na tulad ko. Hamon sa isang sentralyan. 5 araw sa loob ng 1 linggo. Araw-araw ay habol-habol ko ang aking oras papasok sa universidad nito. Subalit, halos araw-araw din na tila ba may pumipigil sa aking mga paa para huminto at pagnilayin ang aking mga nakikita sa malawak na pader na nagpapahiwatig ng pag-asa, pagmamalaki at tagumpay nila at ng universidad na ito. Sila ang mga nagtagumpay sa larangan ng palakasan, akademiko, pananaliksik at iba pang larangan. Ang mga mukhang lantarang humahamon sa akin at sa ating lahat na ang imposible ay pwedeng posible, na ang panaginip ay pwedeng maging katotohanan, na ang pangarap ay abot kamay kong pagsusumikapan. Ang buhay natin dito sa Central Philippine University ay maihahalin tulad sa isang paglalakbay. Isang paglalakbay na tangan ang iba't ibang dahilan natin sa buhay. Ako, kayo ay may sariling mga dahilan kung bakit kayo naririto. At sa paghimay-himay natin sa tiyak na layunin ng ating pagtahak sa ating patutunguhan ay may tanong na pilit na uukit, umuukit at patuloy na uukit sa ating pagkatao. Saan ako patungo? Saan tayo patungo? Oo nga, saan nga ba tayo patungo bilang mag-aaral ng universidad nito? Tayo ay tutungo sa pangarap na nais natin. Subalit, sadyang hindi madali ang lahat. Sapagkat sa ating paglalakbay, madadapat tayo. Mapapaiyak, mapapangiti, magagalak. Ngunit dito nabubuo ang isang tunay na kaluluwa at katatagan ng isang sentralyan. Ang harapin ng iba't ibang hamon ng buhay na may katatagan at pananalig. Ang ating mga pangarap ay patuloy nating gawing inspirasyon at lagi nating isaisip na tayo'y ginabayan, ginagabayan at patuloy nagagabayan ng ating mga guro. At huwag iwawaglit ang mithiin at adhikain ng universidad na ito para sa atin. Hayaan nating balikan at lumingon tayo sa kasaysayan upang lubos nating makilala ang kasalukuyan. Ang CPU Republic ang kauna-unahang student government body sa buong kanlurang Bisaya. Ang CPU rin ang pinakaunang Baptist University at pangalawang universidad na itinatatag ng Amerikano sa Asia. At ang Iloilo Mission Hospital, ang siyang University Hospital na itinatag noong 1901. Ang kauna-unang hospital at nursing school sa Pilipinas. Ito ay ilan lamang na maituturing na umukit
umuukit at patuloy na uukit sa kasaysayan. Hindi maikakaila na ang tagumpay na ating tinatamasa ngayon ay mula sa pagsusumikap ng kasaysayan. Hawakan natin na mahigpit ang minana nating katagumpayan. Taas noon nating ipagsigawan, hindi para ipagmayabang, bagkos ipagsigawan natin na ang kagalingan at ang kahusayan ay nasa kultura, tradisyon at patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa atin dahil niyakap natin ang pagiging sentralyan. Sensya et fedes. Sensya, bilang sentralyans, naniniwala tayo na bilang Kristiyano, kinikilala natin ang Panginoon, ang siyang lumika at tagapagtaguyod ng lahat. Na ang siyensya ay daluyan upang lubos nating maunawaan at mapahalagahan ang lahat ng likha ng Panginoon ay para sa kabutihan ng mga tao sa sanlibutan. Fides, bilang sentralyans, naniniwala tayo na ang pananampalataya ay biyaya mula sa may kapal. Binigyan tayo ng kalayaan upang alamin ang tunay na kahulugan at layunin na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ba kay palad natin na tayo ay bahagi ng paglalakbay nito na may malinaw at matatag na paniniwala tayo? Hindi dapat tayo mawala ng tiwala sa ating paglalakbay dahil itinadhana na sa ating puso't isipan ang tatak ng isang sentralyan. Tayo ang kinabukasan, inilatag na sa atin ang kasaysayan at ang kasalukuyan ay ating panghawakan na may katatagan upang makita natin ang matibay at maayos na kinabukasan. Panghawakan natin ang ating mga pangarap na balang araw sa malawak na pader, makikita natin ang ating mga mukha na may ngiti at may pagmamalaking sigaw na, ako, ikaw, tayo ay dugong sentralyans. Naririto ako, nakatayo sa inyong harapan bilang isang sentralyan. Nasa sa akin, nag-aapoy ang diwang sentral. Kayo rin ay mga sentralyan kung saan ang parehong diwang sentral ay umaalab. Ito ang sanhi ng ating pagiging buhay lahat. Tagalanggalang na miyembro ng hurado, mahal kong mga guro, mahal naming mga magulang, mga kapwa ko sentralyan, mga binibinit Ginoo, magandang umaga po. Mula nang itinatag ang CPU noong 1905 hanggang ito'y nagiging isang prestehiyosong universidad, laging buhay ang diwang sentral. Ito ang nagpapalakas ng ating pananampalatayang Kristiyano, ng ating pagiging matapat o loyal, ng ating pagsasama at pagkakaibigan. Ito ang nagpapanatili ng pagkakaisa nating lahat para sa isang layunin at para sa kapakanan ng lahat, lalo na kung tungkol sa ikauunlad ng CPU. Pagpapataas ng kanyang standard na edukasyonal at pangangalaga sa ating buhay espiritual. Mula noon, ang CPU ay nangangako sa huwarang edukasyong Kristiyano sa buhay at pagtugon sa pangangailangan ng sangkatauhan. Salamat sa diwang sentral na patuloy na nag-aapoy sa atin at siyang umaakay sa CPU patuloy sa pag-unlad. Ang CPU Alumni Chapter ay laganap na sa alinmangdako ng daigdig at naging aktibo pa. Kapag may CPU alumni, buhay rin sa kanila ang diwang sentral.
naging inspirasyon nila ito sa pagpadala o donate sa CPU ng regalong pinansyal mula sa puso para sa kaunlaran ng CPU. At iyong ibang alumni naman ay nangangako na magpadala ng tulong pinansyal sa tuwi-tuwi na. Tingnan ang mga bagong gusali sa palibot. Iyon ang ebidensya o bunga ng kanilang ambag pinansyal. Taon-taon, may mga graduate sa CPU na naging board top notcher, hindi lamang sa chemistry, kundi sa CPA, electronics engineering, software engineering, pharmacy, college of medicine, hospitality, at iba pa. Ilan sa mga miyembro ng alumni ay humahawak ng mataas na pwesto sa gobyerno, tulad ni Attorney Lily Biton, Associate Justice of the Court of Appeals, Leonor M. Briones ng Department of Education, at iba pa. Buhay ang diwang sentral sa mga miyembro ng Board of Justice at pakikiisa ng administrasyon. Mga guro at staff ng CPU, sila ay iisa. Alang-alang sa isang hangarin, ang pangakong panatilihin ang prestiheyo ng CPU at patuloy na pagpapabuti ng standard hanggang marating ang tugatog. Mga kapwa ko sentralyan dito sa CPU, students are central, wika nga sa Ingles, at ang pangunahing prioridad ay edukasyon. Salamat sa diwang sentral na naging inspirasyon natin at siyang umaakay sa atin tungo sa patuloy na pag-unlad. Mabuhay ang diwang sentral! Mabuhay tayong mga sentralyan! Iba't iba man ang ating pinagmulan, tayo ay nagsusulong bilang iisa na matibay ang paniniwala at paninindigan. Mga mag-aaral, mga guro, mga kagalang-galang na hurado, mga kapwa kalahok at ang buong Central Philippine University, ang aking pagpupugay at paggalang. Kanya-kanya man tayong pinanggalingan at prinsipyong ipinaglalaban, ngunit iisa ang daan na tinatahak at iisa ang mundong ginagalawan. Tinatahak natin ang modernong daan tungo sa inaasam na tagumpay at karangyaan. Ngunit ito'y puno ng patibong na maaaring maginitsa ng ating kapahamakan. Idilat ang inyong mga mata sa katotohanan. Sa managlalakihang gusali ay nagpupugad ang kasakiman. Ang ahas ng droga sa madilim na sulok ng lansangan ay nakahandang manuklaw sa ating kahinaan. Mga kabataan, tayo ay nanganganib din sa kuko ng mga hayok sa laman. Ilang taon pa ang lilipas? Malinis pa kaya ang hangin na malalanghap? May matitira pa bang tubig ang mga ilog? At makikita pa ba natin ang luntiang kabundukan? Ito ang kabalit ng pag-unlad sa bawat takbang tungo sa kaunlaran at sa bawat pag-ikot ng modernong mundo. Nagbabago ang buhay ng tao. Kung gaano kabilis ang paglaganap na pag-unlad, ganoon din kabilis ang pagkalimot ng tao sa pagpapahalaga sa buhay at dangal nito. Ilang libong piso lang ba ang halaga ng buhay mo? Pantay ba ang pagtingin sa mahirap at mayaman? Magkano o ano ba ang kapalit ng dangal mo? Mga minamahal kong Centralians, may tungkulin tayo na dapat gampanan sa ating sarili, sa kapwa-tao, at sa kalikasan. Ito ang minimiti ng pinakamamahal nating Central Philippine University. Isakatuparan ang isang Kristiyanong edukasyon habang buhay at matugunan ang pangangailangan ng tao at ng mundo. Dito ipinanga ang diwang sentral na nakaukit na sa ating mga puso. Ang diwang sentral na nagsusulong sa ating pagharap sa mga paghamon ng bagong panahon. Materialismo, imoralidad, krimen, droga at ang kumukupas na pananampalataya,
mga hamon sa katatagan ng mga batang milenyo. Walang atras, walang kukura, walang hinto. Ito ang tamang oras upang ipakita ang ating katatagan na inugit sa ating mga puso. Iwagayway ang diwang sentral at hayaan mamuno sa ating pagsulong sa pagtataguyod ng kapakanan ng sangkatauhan. Ang suliranin ay hindi malutas ng dahas o ng isa pang suliranin. Kailangan ng pusong may pagmamahal at pag-unawa. Edukasyon ng puso na tumutumbok sa ating pagkatao at naghahangad ng pagbabago ng mundo. Ito ang diwang sentral. Salat man tayo sa yaman, ngunit kinaya nating tanggihan ang utyok ng pera at makamundong kaligayahan. Ito ang diwang sentral na namumuno sa ating pagsulong sa pagtataguyod ng moralidad na nagpapahalaga sa kayamanan ng kalooban at hindi sa material na pansamantala lamang. Pagpapahalaga sa edukasyon at edukasyon ng pagpapahalaga, kambal na pundasyon ng diwang sentral. Naglilinang sa talino, galing at husay ng bawat sentralyan at naguhugis ng ating pagkatao. Ito ang diwang sentral na namumuno sa ating pagsulong bilang isang bansang may takot sa Diyos at malasakit sa kapwa. Ang nagkamali ay tinuturuang bumalik sa tamang daan. Inaayos ang hindi pagkakaunawaan. Ito ang diwang sentral na namumuno sa ating pagsulong bilang magulang na handang tumulong kahit ano paman, kahit sino paman, at nagtataguyod ng pagpapatawad, pagkakasundo, at kapayapaan. Mga kapwa Centralians, huwag natin sarhan ang pinto ng paaralan dahil sa takot sa pagbabago at sa hamon ng panahon. Buksan ang pinto, bitbitin ang bandila ng diwang sentral at ipalaganap ang diwang ito sa buong mundo. Ang diwang sentral ay nariyan sa puso mo. Buhay ng pulang itinanim ng Central Philippine University na magsusulong sa atin bilang isang pamayanang may takot sa Diyos, pagmamahal sa tao at pagkalinga sa inang mundo. Magilaho, makibahagi sa pagbabago. Kaya ito, mga batang milenyo, ang diwang sentral ay sa buhay mo. Salamat, Central Philippine University, sa diwang sentral na ipinagkaloob mo. Salamat sa pagsulong sa aming lahat bilang isang instrumento ng pagbabago. Ang edukasyon ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang edukasyon ng pagpapahalaga. Sa pundasyong ito, nakatayo ang pinakamamahal nating Central Philippine University. Iba't ibang paniniwala, sari-saring pagkakakilanlan, makukulay na personalidad at natatanging mga talento. Pero sa kabila ng aming pagkakaiba, kaming kabataan ay patuloy na lumalaban. Ako ay patuloy na naniniwala na kami ay pag-asa pa rin ng bayan. Nakatayo ako ngayon sa inyong harapan sapagkat nais kong ipagmalaki kung paano ko nasaksihan ang pagkakaisa naming kabataan tungo sa tagumpay na siyang susi sa kaunlaran at katuparan ng mga pangarap na nais naming makamtan. Sa panahon ngayon, mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang patuloy na paglaganap ng impluwensya ng kabataan sa kanilang kapwa. Mapabuti man o masama, maging sa pagitan man ng social media o personal, hindi maipagkakaila na unti-unting nakabubuo ng koneksyon ang bawat isa na maaaring magresulta ng kabutihan o kasamaan. Kaya't mga kaibigan, mga kagalang-galang na guro, hurado at bisita, hayaan niyo akong pukawin ang isipan ng madla at bigyang buhay ang dugo ng kabataan na ika nga nilay, pag-asa ng bayan.
Tayo ay biniyayaan ng puong may kapal ng kasindak-sindak na mga talento at kakayahan. Ito ay ating magagamit hindi lamang upang umaliw, kundi upang mahikayat ang bawat isa. Sa bawat pagtungtong sa entablado, sa bawat pagbigkas sa mikropono, sa bawat pagpatak ng pawis sa laro, at sa bawat pagpapahamak ng kaalaman ay siya ring paghimok natin sa ating kapwa kabataan. Mga kaibigan, sa tuwing tayo'y nagpapamalas ng ating mga kakayahan, ay naibibigay natin ang mensaheng ipagpatuloy ang pagtakbo sa kabila ng nangyayari sa ating buhay. Sapagkat ito ang magdadala sa atin sa hagdan ng tagumpay patungo sa sayang walang humpay. Alam ko kung gaano kahirap ang mamuhay sa mundong kinatatayuan natin ngayon sa mga kadahilanang una, bilang kabataan, madali na kaming huskahan kahit sa kapiranggot na kamalian. Mabilis na kaming huskahan ng mga makikitid ang utak. Kaya sa pag-post natin, laging isipin ang think before you post. Pangalawa, sa pilitang pag-angkin ng ating likas na yaman tulad ng West Philippine Sea. Paano na lang kung lahat ng yaman natin ay angkinin ng ibang bayan? Ano na lang ang madaratan ng susunod na henerasyon? Panghuli, sanhi ng paggamit ng plastic at maling pagtapon ng basura ay nagbunga ng pagkasira ng ating mahal na kalikasan. Kung inyong napapanood sa balita, patuloy ang pagkamatay ng mga lamang dagat dahil sa dumi na likha ng tao. Kalunos-lunos itong pangyayari. Masakit man isipin, pero ito ay patuloy na nagaganap sa kasalukuyan. Subalit, maaari nating maibangon hindi lamang ang ating sarili, kundi pati ang ating bayan. Kapag ating ginamit ang ating mga hangarin, katalinuhan at dunong sa wasto at nakakahikayat na paraan, sinisigurado ko sa inyo, isa-isang lalabas ang kabataang may potensyal mula sa kuweba ng kadiliman. At makikita ng lahat ang tunay na diwa na inaasahan ng bawat Pilipino. Ang kabataan. Central Spirit. Ito ang nagpapahiwatig ng pag-uugnay ng bawat sentralyan. Pagkakasundo, pagkikipagkaibigan, at pagunita ng magigiliw na araw at aktibidades dito sa Central Philippine University na siyang nagsasagisag na big kiss na nag-iisa sa bawat sentralyan. Ito ay ati, sa pamamagitan nito ay napapamalas ng bawat isa ang angking talento at kakayahan na siyang bigay ng puong may kapal. Hangad nito ay maipagkaisa tayong lahat tungo sa daang ating tatahakin. Dala ang mga mahalagang pag-uugali na ating kinamulatan. Ito ay ang pananampalataya, pagkatao, katarungan, stewardship at kahusayan. Ang ating pananampalataya ang gagabay sa atin. Pagkatao na siyang hahatol sa mga bagay na dapat nating gawin. Katarungan na siyang ating paniniwalaan. Ang pag-aalala at ang pagiging mahusay ang magbabago sa mundo. Sabay-sabay tayong tatayo. Itataas ang ating kamay. Mangangarap, magsasagawa at lalaban. Kaya kapwa ko sentralyan, sasama ka ba sa pagbabago? Hindi ako nagkakamali kung sasabihin kong nauumay na kayo sa pakikinig ng mga pagpupugay ukol sa Central Spirit. Ang mga manonood ay nababagot na sa paulit-ulit na mga salitang binibitawan ng bawat kalahok sa patipalak na ito. Ang ating mga hurado ay lalong sumasakit ang ulo sa paghahatol kung sino nga ba sa amin ang karapat-dapat na manalo. Taon-taon, walang humpay na ipinagbubunyi sa bulwagang ito ang Central Spirit. Subalit ngayong taon, nais kong maiba ang ating diskusyon.
Nais kong ibaling ang ating atensyon hindi sa pinagmamalaki nating kalidad ng edukasyon, hindi din sa mga alumni na nagpakitang gilas sa kani-kanilang mga larangan o sa mga karangalan na nakamit ng universidad sa kanyang kasaysayan. Alam ko, alam na natin ang lahat ng mga ito. Ang talumpating ito ay para sa mga tagapagkandili ng Central Spirit. Ang talumpating ito ay para sa mga guro na walang sawang nagbubuhos ng kinalanggaling at dinamismo upang masigurado na ang universidad na ito ay naghuhulma hindi lamang ng mga Pilipinong kung naghuhulma ng mga Pilipinong marunong mag-isip at may sariling pagpapasya. Kahit gaano man kahirap ang kanilang pinapagawa, alam namin na ginagawa lang nila ang kanilang mga trabaho upang kami makapagambag ng makabuluhang obra maestro sa lipunan. Ang talumpating ito ay para sa mga sikyo na kahit pinag-initan ng ulo ay patuloy na ginagawa ng mabuti ang trabaho. Ito ay para kay Chief Morante ng Sipio Junior High School. Saksi siya ng libo-libong iyak at ngiti ng mga batang ngayon ay gumagawa ng pangalan sa iba't ibang larangan ng kagalingan. Alam ko, paminsan-minsay, na sila ang ating taga-suporta at taga-palakpak. Ang talumpating ito ay para sa mga support staff. Dahil ako ay nagmula sa College of Engineering, personal kong inaalay ang talumpating ito kay Nong John G., ang vice din ng aming kolehiyo. Sa kanyang paninilbihan sa loob ng maraming taon, napakaraming buhay na ang kanyang natulungan. Alam ko, paminsan-minsay, hihinto kami't ngingiti dahil naalala namin na mas naging madali at masaya ang buhay namin sa kolehiyo. Ang talumpating ito ay para din sa mga nagtitinda ng pagkain sa loob ng Alfonso Oy Building. Minsan, napapangiti ka na lang kapag naalala ang mga linyang alamat na sa loob ng kantina. Halimbawa, mixed drinks, large, siomay rice with free iced tea, 40 langga. At ang pinakamalapit sa lahat, guwapo, rice bowl. Sa ating pag-alala sa Central Spirit, kinikilala natin ang mga simpleng taong ito upang mabigyan tayo ng mga pagkaing masustansya, ngunit mura. Isang pamamaraan upang pagtibayin ang isang sentralyan. Napakaraming tao pa ang nais kong pag-alayan ng talumpating ito. Mga taong araw-araw natin nakikita. Pero hindi natin inakalang may malaking ambag pala sa ating pagiging sentralyan. Ang mga taong ito at mga katulad nila ang siyang nagpapatatag ng Central Spirit at nagpapasigurado na patuloy ang pagdaloy ng Central Spirit sa bawat henerasyon ng mga sentralyan. Nakakasikip ng puso na kung sino pa ang may makabuluang ambag sa ating pagpapatatag sa Central Spirit ay sila pa ang ating nakakaligtaan sa ating pag-udlad. Kaya kayo na nasa likod na mandamdamin naming pag-alala sa Central Spirit, kayo ang tunay na rason kung bakit mahal namin ang pamantasang ito. Kayo ang tunay na tagapagbuo ng ugnayan namin sa bawat isa kahit saan mang panig ng mundo kami makarating. Ang panalangin ko sa inyo ay ito, na sana
sa ating pag-usad bilang progresibong universidad. Sa ating pagpapainan lang tulad ng isang malakas na agila, ay sana hindi kayo maiwan sa nakaraan, na sana kayo din ay kasama namin sa pag-unlad. Saludo ako sa mga tagapagkandili ng Central Spirit. Ngayon, ang talumpating ito pa lamang ang kaya kong ialay sa inyo. Mulit-muli, pagpupugay at walang humpay na pagtitigala sa Central Spirit. Mga sentralyan, humayo tayo at baguhin ang mundo. Lakad, mga sentralyan, lakad, lakad para sa mga napag-iwanan. Mga anak ni Amado Bonifacio Chudora, mga pananim ni Agoncillo, Quezon at Luna, mga pangako ni Rizal, mga binibinit Ginoo, masagan at mapayapang araw po sa ating lahat. Mula sa buok na aking pinanggalingan, dinig ko ang isang bulong-bulungan, mga haka-haka kasabay ng iisang paninindigan. Ako po ang Gatilio, maraming katanungan. Sa kipot ng Gimaras sa Iloilo, lakad pasulong papuntang Luneta, pababa ng jeep sa harap mismo ng basilyo ng CPU. Ako po ang Gatilio na naghahanap ng kahulugan. Sino't ano nga ba ang kahulugan? Binulabog tayo ng mga nakakarimarim na pangyayari. Tila ba ito'y isang mapait na bunga ng pananabik sa isang malaong paghihintay? Nakaraan lamang ay sinubok ang ating mga katwiran mismo sa tigang na lupang ating kinatatayuan. Bakit kaya mapait ang dagat? Bakit kaya pilit binabaluktot ang batas? Binabaliktad. Bakit kaya may mga tao ang kamay ay nasa dibdib, taas noo kahit kanino daw? Ngunit ang bibig ay bibig manlulupig. Ito'y iilan lamang sa mga katanungan ng Gatilio na halos mabuhay na sa sahig ng entablado sa harap mismo ng maraming tao. Ngunit marami pa rin mga katanungan. Hindi pa rin mapunan ang tapayang nawalan ng laman. Minsan nang nananghod sa bulok na palaman, sumasakit pa rin ang tiyan, ang utak sa pinunong katanungan. Sino't ano nga ba ang kahulugan? Ang mga katanungay unti-unting nasagot ng iilan. Mga boses sa likod ng basilyong luntian, halakhak ng mistisong singkit ng mga armadong lamok, pinagbukluod ang mga katwiran, nagkapit-bisig ang mga titik, mga kwentong Kiko, Paolo, Angel, Gabriela at Susan. Pilit pinag-iisa ang mga himig, pilit ibinabalik ang malayang kalakalan na minsan na rin pinagsaluhan sa nakaraan. Lumakad pa sulong, lumikong pa kaliwat pa kanan, yumapak pabalik, may nagbabadyang liwanag, may namumuong pag-ibig. Kinilig sa isang sulok ang magandang binibini, hinampas ng katabing isang kaibigang bingi na ang mga ngiti ay namumutawi. Larawang sagot sa iilang mga nasawing pagsusulit at pag-ibig. Larawang ang hatid ay saya. Larawang ang hatid ay tayong mga Pilipino. Iisang espiritong tinutuldukan ng abdi ng unos. Pinatatayo ang mga nadapa, inaakay ng lubos. Ngunit, sino't ano nga ba ang kahulugan? Sinubok pang muli ang mga katwiran at nangalupay-pay bigla ang mga katwiran ng madat na ng isang katulad mo na hindi pa rin natututo. Ang kalat mo'y hindi pa rin naglalaho. Kay lapit-lapit na nga lang ng basurahan, ang kalat mo'y napag-iiwanan pa rin. Bakit nga ba kaya lahat na lang iniiwan? Kay lapit-lapit mo na nga sa kanya, hindi ka man lang pinapansin, hindi ka man lang nasisilayan. Umiiyak ka pa rin mula sa pagkawasak sa nakaraan, tinitiis ang mga tira-tira at pirapirasong pag-asa na muli kanyang babalikan. Gumising ka, kaibigan, bakit hindi mo subukang tumayo? Matuto kang bumangon, kaibigan. Subalit,
ang iyong pananampalataya ay kumukura pa rin ang bahagya sa katotohanan habang malayang kulisap na ang mga bumbilya ay hindi kayang ipaglandakan sa maaliwalas na kalangitan. Subalit, ang iyong pananaw sa buhay ay kumukura pa rin ang bahagya sa katotohanan habang malayang maya na ang mga bagwes ay hindi kayang ipaglandakan sa maaliwalas na kalangitan. Maganda ka, at kapag maganda ka, maganda tayo. Ngunit, nagising muli ang mga katwiran sa di matibag na katanungan. Sino't ano nga bang kahulugan? Naiinip na ako. Napapagod na ang aking mga binte sa kayhaba-habang lakarin ng buhay sa paghahanap ng kasagutan sa napakalaking katanungang hindi lang naman ako ang may dala. Subalit, ito'y likas na sa buhay ng tao. Likas na ang mga katanungan at problema ng hahamunin ng ating mga katwiran. Lulupigin ang ating ganyak ng paninindigan. Pero likas rin sa ating mga Pilipino ang pagiging matatag, ang pagiging masayahin. Likas na sa atin ang umiti sa kabila ng unos, kalikasan man ang may dala o ang mapanlait na tadhana. Sapagkat ito na tayo, sadyang pinagpala ng hiwagang makatao. Sapagkat tayo ang henerasyong inanduka ng mga bayaning nabuwal sa dilim, makamit lang ang kalayaan. Sapagkat tayo ang grupo ng mga individual na sadyang magkakaiba, ngunit nagkakaisa. Nagkakaisa bilang isa. Ngayon, tila naliwanagan na ang lahat. Tila nasagot na ang malaking katanungang nagdulot ng samot-saring emosyon sa magkakaibang sitwasyon. Kaibigan, sino't ano nga bang kahulugan? Ikaw na nasa likod. O ikaw ang kahulugan. Maraming salamat mga kalahok. Pwede na kayong bumaba sa entablado. Ko inakalang darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala ng bakit? Maraming salamat mga kalahok. Pwede na kayong bumaba sa entablado. Umalis nang walang sabi. Bakit di sa lumaban kahit konti? Bakit di na itamang tadhana? Nung nakita kita sa sa mata na di maintindihan.
nakita kita sa tagpuan ni Bathala. May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at awitin. Ang susunod ay ang paggawad ng sertipiko at token sa lupo ng Inampalan. Ang nilalaman ng sertipiko ay Central Philippine University, Iloilo City, Philippines, award the Certificate of Appreciation to Dr. Erwin S. Sustento for invaluable service and significant contribution to make the 114th University Day celebration a meaningful and successful affair by serving as judge 2019 University Day Filipino Extempo and Declamation Contest. Given this 18th day of September in the year of Lord 2019 and the 114th year of Central Philippine University. Signed by Eric G. Lagradelia, overall chairperson, Engineer Diego Ferrer L. Garcia, CPUR President, and Teodoro C. Robles, PhD, University President. Si Dr. Renato T. Torres para sa kanyang sertipiko at token. Pakiusap lang na huwag ka nang numihis. Tayo mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin to. Tayong sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Tinatawagan din si Dr. Gloria P. Espares para sa kanyang sertipiko at token. Ika'y malabo, malabo, tayo malabo. Lapit ng lapit, ako lalapit. Layo ng layo, ba't ka lumayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo. Tatakbo, tatalon, sisi. Ang mga nagwagi sa patimpalak ay ibibigay ng punong huradong si Dr. Erwin S. Sustento. Narito naman ang resulta sa patimpalak talumpati. Ikatatlong gantimpala nakuha ng kalahok bilang 10.
mula sa College of Arts and Sciences, Alistair John Galarraga. At sa totoo, siya yung may pinakamagandang pyesa. And then, meron tayong tie uli sa second place. Ang unang nawagi bilang second place ay mula sa Senior High School, Frances Yane Esmeralda. Ang kanyang katay sa second place ay nanggaling sa Medical Laboratory Science, Lance Gwen Artates. Kalahok bilang dalawa. At ang nagwagi, ang pinakamahusay sa talumpati, walang iba kundi ang kalahok bilang pito mula sa Junior High School, Fervens de Noman. Pagbati. Pagbati sa inyo. Congratulations!